What's up guys? Magandang araw sa inyong lahat. Nandito naman tayo sa channel ko, Almotor Clinic Philippines. Yung araw na ito, babahagi ko sa inyo dalawang paraan kung paano malaman nyo na inyong bulb ay busted o hindi. Nagamit tayo ng multi-tester at battery. Simulan na natin. Meron akong sample dito, dalawang bulb, headlight at saka taillight bulb. Unahin natin ang paggamit ng multi-tester. Mas madala itong gamitin, lalo na kapag may idea kayo sa electrical at electronics. Reset natin ito sa resistance o continuity. Yan guys, tatry natin kung nagkatrabaho siya. Ayun guys, nagkatrabaho siya. Ngayon, iuna natin itry yung T-light bulb. May dalawang filament, park lights at saka brake light. Ito yung ground surface niya at ito yung contact niya. Itry natin. Ayan guys, gumana ang isang filament. Pangalawa, gumana ang isang filament. Ibig sabihin guys, ang dalawang filament niya ay okay at hindi busted. Pangalawang sample ko ay ang headlight bulb. Ito pa rin yung ground surface niya at ito pa rin yung dalawang contact niya. Yung high beam at saka low beam. Ito try natin. Okay guys, okay ang isang filament niya. Sa pangalawang filament tayo. Guys, hindi siya nagbasa. Ibig sabihin, may busted siya. Ang klaro sa camera, kaya nakikita nyo na walang putol, hindi ibig sabihin yan na hindi siya busted. Baka sa ilalim nito, may diferensya siya. Kaya nga guys, napakalaking tulong pag digital tester ang yung ginagamit nyo. Hindi nyo nakikita sa mata, nalalaman natin sa digital tester. Ngayon guys, alam nyo na kung paano mag-test ng bulb sa digital tester. Pangalawa nating paraan, gagamit tayo ng bulb. Ito ay hindi mahirap kasi kadalasan sa inyong mga motor may mga battery. Yung mga walang multi-tester or digital tester, battery nyo na lang sa motor ang gamitin nyo para malaman nyo ang inyong bulb ay busted o hindi. Ito guys, kumuha na ako ng battery para malaman natin kung busted ba o hindi ang ating mga sample na bombilya. Kanina nakita ko yung tail light is okay ang dalawang filament, brake light at saka park light. Sa headlight, may isang busted at saka hindi busted. Kukuha tayo ng wire para mapalapit natin siya sa isang terminal. Cut natin. Ito na guys, naitali ko na sa positive na terminal niya at saka ito naman yung negative terminal niya. Since ito ang tinalian natin, ito yung ground. Ang ground ang i-dedicate natin sa negative na poste. Try natin. Una, i-try natin yung headlight bulb. Ito yung ground niya. I-dedicate natin. Ito yung positive line niya. Oh, hindi siya umilaw guys. Sa pangalawang terminal. Ayun, umilaw guys. Ibig sabihin, yung isang terminal niya ay busted. Sa makatwid, yung multi-tester o digital tester na ginamit niya ay totoo. Na hindi talaga na busted talaga yung sa filament niya. Sa pangalawang bulb naman sa sample, titry natin. Una, yung isang filament. Yun, umilaw guys. Sa park light, umilaw din guys. Ibig sabihin, itong filament bulb na ito ay good condition at hindi busted. Totoo at ang basa ng ating digital tester. Yan lang muna guys, sa araw na ito. Bagong kalaman sa mga taong may motor at matagal na may motor, mga paraan ng pag-test ng ating mga bulb kung punder ba siya o busted. Kung nagustuhan nyo ang video ko guys, sana i-like and share nyo at mag-subscribe na rin para tulong nyo na rin sa aking video. Abang-abang lang tayo guys, marami pa akong video ang i-upload. Yan lang muna sa araw na ito. Salamat.